April 1, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga sa ekonomiya ng kanyang mga isinasagawa at isasagawang foreign trips. May ulat si Mela Lesmoras. I'm the new kid on the block. Nobody knows who I am. Kailangan ko magpakilala. Muling dinepensahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang mga foreign trip kamakailan bilang tugon na rin sa mga bumabatikos dito. Ayon sa Pangulo, malaki ang naitutulong ng mga biyaheng ito para mas makilala pa ang Pilipinas sa global stage at nang mas dumami pa ang investment sa bansa. Ngayong taon, nakalatag na ang susunod niyang pupuntahan. Saan-saan po kayo yung mga kumpirmado niyo ng pupuntahan at gano'ng ito kahalaga para sa ating bansa, yung mga biyaheng ito? The only one na confirm sa ngayon, APEC, November, sa States. Pero November pa yun. Kasi ang Philippine, dapat naman talaga ang Philippine President, kailangan pumunta sa lahat ng APEC. Importante talaga. Pero sabi rin ng Pangulo, para mas matutukan pa ang mga naikasangkasunduan ng gobyerno kamakailan, magbabawas muna siya ng biyahe abroad. Ang dahilan ay kailangan na nimbalikan lahat itong mga nasimulan sa ASEAN, sa APEC, sa China, pati yung pagpunta sa EU, sa Brussels, tapos itong biyahe dito sa Davos. Ay kailangan namin i-detalye yung aming pinag-usapan. Sino ba dito, tungkol dito, sino bang kinausap natin? Ano bang naging usapan natin? O, dito sa lahat ng project na sinasabi, ano ba i-prioritize natin diyan? Kailangan na namin gawin yun. Karaniwan ang kasama ng presidente sa kanyang mga lakad ang kanyang maibahay na si First Lady Liza Araneta Marcos. Pero pagdating sa mga presidential appointee, nilinaw ng Pangulo na hindi nakikialam ang kanyang asawa. Zero. She really has no input on that. The First Lady helps me in terms of the organization, not political decision, legal. Oh yeah, legal, I will ask her. Whenever there's a legal question, I'm not a lawyer, so I need an expert opinion. She's right next to me most of the time, so I can turn to her. Pagdating naman sa kanyang anak na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, iginiit ng Pangulo na hindi nila hinuhubog ang kongresista para maging susunod na presidente. No. He's not being, we're not grooming him for anything. He's grooming himself. The reason he accompanies us is because he's an author, the Maharlika Fund Bill. Mela Lesmoras para sa Bayan.